Ang probinsya ng Davao de Oro o known as Combal o Compostela Valley noon ay naging part ng Davao del Norte until it was made a separate province in 1998. At ito po ang naging 78 na lalawigan sa buong Pilipinas. Sa visa na Republic Act No. 8470 na nilagdaan ni Pangulong Fidel B. Ramos noong Enero 30, 1998. Ito sa Mawab International Speedway. Marami pong mga pakurba-kurba at pinagurian nga ito parang marilaki ng Davao de Oro. Municipality ng Mawab ay isang third-class municipality sa probinsya ng Davao de Oro. At sa wakas, andito na po tayo sa Nabunturan. Dito po sa New Sibunga, Nabunturan, na kung saan dito po popular ang isa sa pinakamasarap na bibingka. Mabuti po yung maaga tayong babiyahe. Eto naman sila, mas maaga sa amin. Ayoko na ako po. Dito naman na side mo matatagpuan ang landmark ng Combal na kung saan ay nagpapatunay na dating tinatawag na Combal o Compostela Valley na ngayon probinsya ng Davao de Oro. ...43 to 45 minutes po ang biyahe from Tagum City papunta po dito sa provincial capital ng Davao de Oro. Ang Davao de Oro ang ika-apat sa pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas. At sagana naman ito sa natural resources na siyang nagbibigay sigla sa buong ekonomiya ng probinsya. Marami din kayong matatagpo ang magagandang beaches, hot and cold spring, at also mga nakakamanghang mga waterfalls dito sa probinsya ng Davao de Oro. So ayan, isang mapagpalang araw mga katapaps. Maayong buntag dra kaninyo mga amigo, mga amiga. So bago ko sisimulan ang aking buong araw, ay mag-open muna ako ng aking munting tindahan. Minsan may laman, minsan wala. Ganun talaga kapag nagninegosyo ka ng isang sira-sira store or sari-sari store. Siyempre masarap ang gising mo at umaga mo kapag nagsisikwati ka. Nga pala sa araw na ito ay pupunta tayo ng Nabunturan, Davao de Oro dahil meron akong transaksyon na gagawin doon. So bago tayo aalis ay dapat muna nating wawashingan ang ating motor dahil medyo marumi na. So bago natin sisimulan ang biyahe, magwawashing muna tayo kay Styler para malinis at poging tingnan. Hopefully maganda po ang magiging biyahe natin ngayon sa araw na ito. Tara, simulan natin ang pagwawashing ng aking motor. Let's go! At mano-mano lang po ang aking pagwawashing mga katropaps. At simple lang mga ginagamit ko sa pagwawashing, isang balding tubig, isang tabo at isang basahan. So yan po ang mga ginagamit ko at hindi na po ako gumagamit ng sabon para maiwasan po ang madaling pagkapughaw ng mga pintura ng aking motor. Ayan, kailangan ko na magmadali kasi maaga pa ang biyahe namin. At pagkatapos ko magwashing, chinek ko muna ang alignment ng aking kadena para hindi tayo magkaabarya. Punta na kami na Nabunturan, Davao de Oro. So maaga kaming bumiyahe. So time check, nasa 5:30 na po ng umaga. Mas mabuti po yung maaga tayong bibiyahe para hindi masyadong masakit yung init kapag tanghali na tayong bibiyahe. So masarap bumiyahe kapag medyo malamig yung klima o yung panahon habang bumabiyahe. So tara, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo kung ano ang makikita nyo ng mga scenery or daan from Town City to Nabunturan, Davao de Oro. Let's go! Mahal na sel. May leading brand sa gasolina, Goro? Ha? Mga leading brand sa gasolina?
sila. Mas maaga sa amin. Mas maagang sorpresa sa daan. Ayaw kayo na ako po. Siyempre, wala namang magiging problema sa ganung klaseng checkpoint. Ang importante, may helmet, proper gears, at saka rehistrado yung motor mo. At kung papahintuin ka naman nila, siyempre, for the respect, so dapat kang huminto para sa kanilang verification kung kumpleto ka ba o hindi. At kung hindi ka naman pinara, so dire-diretso na lang ang biyahe mo. Ay, patrol, matawagan, LTO, auxiliary. Bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, share, and comment below. Then click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Sa araw nito. Mo ang daan dito. Aside sa malalapad ang daan, hindi pa matrapik. Kaya, welong-welo ka sa pagmamotor, lalong-lalo na dito. At saka, meron din mga twistist na siyang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa pagkukorbada. Pero syempre, dobli ingat pa rin tayo. Lalong-lalo na kung hindi mo kabisado ang mga daan dito. Dito naman na side mo matatagpuan ang landmark ng Combal na kung saan ay nagpapatunay na dating tinatawag na Combal o Compostela Valley na ngayon probinsya ng Davao de Oro. Flashback. Tapos nandito ako sa Combal. Kaya nandito po tayo sa landmark ng Combal na kung saan ito po ang old name ng Davao de Oro o ng probinsya ng Davao de Oro. Combal means Compostela Valley. So ito po ang landmark o sikat na landmark na nagpapatunay na dati pong tinatawag na Combal ang probinsya ng Davao de Oro. So ayan, medyo mainit ang panahon. Papunta ako ng Nabuntoran sa Capitol. Sa Capitol po ng Nabuntoran kasi meron tayong transaction doon. So tara, samahan nyo ako. Doon na tayo, kita-kita lang tayo doon sa Capitol po ng Combal, Davao de Oro. Ang
dito na po tayo sa boundary po ng Davao del Norte at Davao de Oro. So makikita nyo sa bawat daan na dinadaanan natin ay medyo paakyat siya. So paakyat po siya mostly dito na daan. So napakaganda at napakasting biyahin dito na lugar, mga ka-droppers. Hindi na kaya niya. Bakit nga ba hindi kayo nage-helmet? Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng daan. Napaka-importante po talaga ng helmet. Kahit minsan nangangamote tayo, at least meron tayong protective gear sa ating mga ulo. At kapag na-disgrasya tayo at naumpog yung ulo natin, hindi naman bakal yan na hindi mabibiyak. Laging tatandaan, iisa na po ang ating buhay at wala na pong replay sa bawat pangyayari o disgrasya na maaaring mangyayari sa atin sa daan. Kapila na? Ipinit pa yun, no? Ipinit pa yun, ipinit pa yun. Ang style mo yan eh, pagka ng gabi eh, nalay saga. Ano yung purpose ng mga puti? Mga puti. Sumbay mo na, sumbay yung gana. Ano? Para mag nabuhat, sumbay yung gana. Ano yung mga tagad sa taburan eh? Sikat. Mga tambayan sa rider. At kung galing naman kayo ng Leyte o Visayas at nag-land trip kayo at may plano kayong pupunta ng Davao City, maaari nyong madadaanan itong napakalawak at magandang daan dito sa MAWAB International Speedway. Kaya nga dinadayo ito ng karamihan ng iba't ibang mga grupo ng mga riders at mga motovloggers. Itong area na ito kasi napakaganda po ng mga daan dito. Marami pong mga pakurba-kurba at pinagurihan nga ito parang marilaki ng Davao de Oro. Biyahe dito, lalong-lalo na kung maramihan kayo o kasama mo ang mga katropa mo, nai-enjoy nyo po ang malawak na daan. At kalimitan sa mga daan dito ay nasa 4 to 6 lanes mostly na makikita nyo dito at hindi matraffic, kagaya na lang sa pinapakita ko sa inyo ngayon, kaya hindi ko po ito kinakat hanggang sa dulo ng ating pupuntahan.
andito na po tayo sa sentrong bahagi ng Municipality of Mauab, na kung saan ito po ang isa sa municipality na matatagpuan nyo dito sa Davao de Oro. At kung kanina ay medyo paakyat at palikulikong daan, dito naman sa sentrong bahagi ng Mauab ay medyo mahabang stretch na patuwid na daan. Municipality ng Mauab ay isang third-class municipality sa probinsya ng Davao de Oro. At meron naman itong kabuuang population na 39,631 according sa 2020 na census. Ang Mauab ay nakapaloob sa 2nd district ng Davao de Oro. Ito naman ay binubuo ng 11 barangay. Meron naman itong zip code na 8802 at ang native language o dialekto na maririnig mo dito sa pagsasalita nila ay ang Dabawenyo, Cebuano, Calagan, Mansaka, Atamanubo at saka ang Pagtatagalog. Dito na po tayo sa Nabunturan. Dito po sa New Sibunga Nabunturan, na kung saan dito po popular ang isa sa pinakamasarap na bibingka. Kapag ikaw ay naghahanap na isa sa masarap na bibingka dito sa Mindanao, dito nyo po dadaanan sa New Sibunga Nabunturan. At nasa kabilang side po ng daan nyo makikita ang Bibingka City, na kung saan dyan po popular ang mga nagbebenta ng mga masasarap na bibingka, lalong-lalo na yung mainit pa. Talagang popular po yan, lalong-lalo na sa mga turista at para sa mga pasalubong. Mula dito ay babiyahe na lang tayo ng ilang minuto papunta sa sentrong bahagi ng Nabunturan. Pagkatapos may straight, pero dire man ang sintro. Ito, kung pwede naman po dito, straight. Pag mato ka sintro, dire dire ta. May nai ko ano, ngani. At kung papunta kayo sa sentrong bahagi ng Nabunturan, dito po kayo liliko sa right side. Dito po sa intersection kayo liliko. At dire-diretso na po yan papunta sa sentrong bahagi ng Nabunturan. So tara, let's go!
Dito naman po kayo liliko sa right side sa harapan po ng Grand Mall of Nabunduran kung kayo ay papunta sa Kapitolyo ng Davao de Oro. Sa wakas, andito na po tayo sa provincial capital ng Davao de Oro. Saan ay Kapitolyo? Dara, Kapitolyo. Dara ta. Ang Pamaragusa, nunahan pa? Nunahan pa Pamaragusa. O, oh, paliko kag to. Naman kayo mga gasoline station. Pabutang po. Sarapula pa doon Maragusan. So ayan mga paps, nandito na tayo sa Kapitolyo ng Davao de Oro. Ito naman po ang makikita nyo kung kayo ipapasok sa kanilang Kapitolyo. Napakaliwalas at malinis po ang kanilang Kapitolyo. Well maintained po. At sa wakas ay narating na po natin ang provincial capital po ng Davao de Oro. Ito po ay nasa 43 to 45 minutes po ang biyahe from Tagum City papunta po dito sa provincial capital ng Davao de Oro. Ang Kapitolyo ay matatagpuan sa Municipality of Nabunduran na kung saan ito po ang tinaguriang kabisera ng buong probinsya ng Davao de Oro. Yo, what's up mga katrapaps? Andito ako sa Davao de Oro Provincial Capital. Dito kami, may tinatansak kami. Ito po ang makikita nyo dito sa Davao de Oro na Provincial Capital. So, ito po ang maaliwalas na Capitol dito. So, as you can see, ganyan po kalawak ang Kapitolyo po dito sa Davao de Oro. So, dito po sa Nabunturan, matatagpuan ang kanilang Provincial Capital. So ayan po. So what's up, ugmayong buntag po diri sa Kapitolyo ng Davao de Oro. So mapagpalang araw po. Ugmayong buntag and have a nice day po sa lahat. Ride safe always sa lahat po ng buong biyahe. At alam niyo po ba, ang probinsya ng Davao de Oro o known as Combal o Compostela Valinon ay naging part ng Davao del Norte until it was made a separate province in 1998. At ito po ang naging 78 na lalawigan sa buong Pilipinas. Sa visa na Republic Act No. 8470 na nilagdaan ni Pangulong Fidel B. Ramos noong Enero 30, 1998. At napag-desisyonan na ang Nabunturan ang magiging kabisera ng buong lalawigan dahil sa geographic location nito. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So ganyan po kaganda dito, napaka-aliwalas at napaka-presko po ng hangin dito. At ang probinsya ng Davao de Oro ay binubuo po ng 11 municipalities. At ito po ang Compostela, Laak, Mabini, Mako, Maragusan, Mawab, Mungkayo, Montevista, Nabunturan, New Bataan at saka ang Pantukan. O ganito ka ganda dito. Pero sa mga kaunting mga part sa pilit, sa malinis yung kanilang lugar dito. So, well maintained po ng mga kanilang naglilinis po dito. Gaya na yung ate. So, yan. So, yan po ang Kapitolyo. Malinis at maliwalas po ang lugar nila dito. Saka, ano, well maintained po talaga. Saka, eco-friendly. So, makikita nyo napakaraming mga puno. Saka, mga pananim. At alam nyo ba, ang Davao de Oro ang ika-apat sa pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas. At sagana naman ito sa natural resources na siyang nagbibigay sigla sa buong ekonomiya ng probinsya. At meron naman itong 4,666.93 square kilometer ang kabuuhan ng Davao de Oro. Marami din kayong matatagpuang magagandang beaches, hot and cold spring, at also mga nakakamanghang mga waterfalls dito sa probinsya ng Davao de Oro. Napakarami mga tourist spots na maaari nyo makita dito. Ang isa sa pinagmamalaki na produkto na pinuproduce dito sa Davao de Oro ay ang kakao, na kung saan tinagurian at kinilala bilang isang award-winning local producer ng tsokolate sa buong bansa.
na po mga Arabas, hopefully nasiyahan kayo sa ating simpleng vlog sa araw na to at meron akong na-share sa inyo na isa namang karagdagang kaalaman patungkol sa Davao de Oro at dito sa amin sa Mindanao. Once again, this is Ward Chris Bisdak, lagi nasasabi, always pray before you ride, ride safe always. Dagang salamat, amping takanunay, para walay lumping.